Marami nang nakarinig at nakaalam sa inyo ng sikat na Bermuda Triangle kung saan maraming barko o eroplano ang nawawala kapag sila'y napapadaan dito na makikita sa parte ng North Atlantic Ocean. Pero hindi yan ang ating pag-uusapan ngayon, kundi ang Philippine version nito na Romblon Triangle. Oo, Romblon Triangle sa dako ng Visayan Island kung saan marami ding barko ang nawawala at maraming kababalaghan ang kwento dito ng mga tao. Tinawag itong Romblon Triangle sa Northern Romblon Province. Gusto mo bang malaman ang kwento nito? Tara, simulan na natin. Ang Romblon ay isang isla at probinsya sa Pilipinas na makikita sa Mimaropa Region. Nasa loob ito ng Sibuyan Sea, south ng Marinduque at Quezon, east ng Mindoro, north ng Panay Island, probinsya ng Aklan at Capiz, at west ng Masbate. Ang isla ay kilala din bilang Marble Capital of the Philippines dahil sa napakaraming marble na makikita sa isla. May mga magaganda din tanawin dito at dalampasigan. Ang Romblon ay naati sa 17 munisipalidad. Ang Sibuyan Sea ay isang maliit na karagatan sa loob ng southern region ng Luzon at northern part ng Visayas. Sa kasamaang palad, ang probinsya ay naging delikadong lugar para sa mga marino o mandaragat. Ilan sa mga cargo vessels ay natagpuan ang kanilang huling destinasyon sa dagat ng Romblon, Sibuyan Sea. Ang nasabing delikadong parte ng dagat ay tinawag na Romblon Triangle, isinunod sa pangalan ng probinsya nito. Ang Romblon Triangle ay isang rehiyon sa Central Seas ng Pilipinas. Nakapaloob ito sa probinsya ng Romblon, kung saan maraming di mapaliwanag na kaganapan ang naganap. Ang Philippine Coast Guard ay naniniwala na ang mga trahedya na naganap ay dahil sa mga natural phenomenon kagaya ng high tides, malakas na bagyo. Ang Romblon ay napapasaloob sa buong probinsya ng Romblon. Dulo nito ay nasa Concepcion Municipality sa pagitan ng Dos Hermanas Islands at Sibuyan Island. May isa din ditong alamat na kung tawagin ang alamat ni Lolo Amang. Isa ito sa pinakatanyag na alamat tungkol sa ghost ship na umiikot sa karagatan ng Sibuyan. Romblon Triangle, sabi nila ang barkong iyon ay pagmamay-ari ni Lolo Amang. Ang barko ay gawa sa purong ginto. Gabi-gabi, tinatahak ang madilim na karagatan ng rehiyon. Ang barko ay nasabing napakaganda at kumikinang. Nakikita ng mga marino kahit ilang milya ang layo nito. Bago ang banggaan ng MV Don Juan at ng MV Tacloban, ilang pasahero ang nagsabing nakita daw nila ang gininto ang barko o ghost ship ni Lolo Amang. Sabi din nila na ang kapitan ng barko na kanilang sinasakyan ay iniwasan ang golden ghost ship, kaya tumama sila sa isang barko. Ang isla kung saan nakatayo ang Mount Kayatong ay nasabing doon nakatira si Lolo Amang noong nabubuhay pa ito. Sabi rin ng iba na bawal kang pumunta sa Mount Kayatong kung wala kang dalang alay at pag hindi pa ito tinatanggap ni Lolo Amang. Golden o gold ship ni Lolo Amang ay nagpapaalala sa karamihan tungkol sa Biringan City ng Samar. Ang Samar ay isa rin parte ng Visayan Region kagaya ng Romblon at Sibuyan Sea. Ang Biringan City ay nasasabing pinamumugaran umano ng mga engkanto. Kain din natin ang kwentong ito patungkol sa Biringan City. Pero sa ngayon, ang Romblon Triangle muna ang ating pag-uusapan. At eto naman ang listahan ng barkong lumubog sa Romblon Triangle. Panguna, ang Musashi, kasama ang barkong Miyoko at iba pang barkong pandigma. Noong October 24, 1944, bandang 7:30 PM ng hapon ay lumubog ang barkong Musashi sa girahan na ganap noon na tinawag na The Battle of Sibuyan Sea. Tuklasan na lamang ang mga labi nito kamakailan lang taong 2017. Noong panahon ng hapon ay isa ito sa mga barkong hapon na pinabagsak ng Amerika kasama ng iba pang barkong pandigma noong ikalawang digmaang pandaigdigan. Ang pagkalunod ng barkong Musashi at mga kasama nitong barko ay sanhi ng normal na dahilan ang pakikidigma sa ibang bansa.
Pangalawang barko naman na nilamon ng Rumrum Triangle ang Auditor B. Nilamon ng dagat bandang taon ng 1950s noon. Ang mga isla ng Banton, Concepcion at Simara ay sagana sa mga materyales sa paggawa ng furnitures na gawa sa kahoy. Dahilan ito upang magbukas ng daungan ang mga taga rito upang mag-angkat ng mga produkto papuntang Lucena at Manila. Kumpanyang nangangasiwa sa mga barko dito na dinadala sa ibang lugar ay kilala bilang Asuncion Shipping. Ang isa sa barko nito, nakabilang sa grupo na tinatawag na Auditor Class. Ang pinakamababang klase ng barko na tinatawag na Auditor B ay sinira ng bagyo noong naglalayag ito sa gitna ng Banton at Simara na naging dahilan ng pagkalubog nito. Ang pangatlo, ang MS Don Juan ng Negros Navigation at MS Tacloban, lumubog noong April 22, 1980 nang sumalpak ito sa isa pang barko na nagkaarga ng langis. Ang oil tanker na ito ay tinatawag na MT Tacloban na madalas tumungong Leyte. Lulo ng MS Don Juan ang 1,000 mga pasahero na patungo sanang Bacolod sa Negros Occidental galing pa ng Maynila. Ayon sa iilan, may nakita daw na kumikinang na gintong barko na parang kaluluwa ang kapitan ng barko ng MS Don Juan. Iniwasan niya umano ito kaya siya bumangga sa MT Tacloban. Kaya noong 10:30 PM na ay naging sanhi ito ng pagkabutas ng ilalim ng barko. Nasa bilang na 187 din ang namatay ng mga panahong iyon sa nangyaring sakuna. Ang pang-apat naman na lumubog na barko sa sinasabi natin at pinag-uusapan nating Rumblon Triangle ang MV Doña Paz at MT Vector. December 20, 1987 nangyari ang pinakamalalang aksidente sa dagat sa kasaysayan ng Pilipinas. Ikilala din ito ng buong mundo bilang Asia's Titanic. Oo, Asia's Titanic. Nangyari ito sa pagitan ng Tablas Strait malapit na sa Marinduque. Nasa 4,341 din ang bilang ng mga namatay sa aksidenteng ito. Nakakamangha lang isipin na bumangga din ito sa isang oil tanker kagaya ng MS Don Juan. Ang Doña Paz ay galing pa ng Tacloban patungong Manila. Samantalang ang MT Vector naman ay galing naman ng Bataan patungong Masbate. Hindi kaya nakakita din ng gintong barko ang kapitan ng Doña Paz? Lima, ang MV Princess of the Stars. Maglalabing 2 taon pa lang ang nakalilipas, mga bandang June 21, 2008. Nangyari naman ang pagkalunod ng barkong Princess of the Stars. Kahit kasagsagan ng bagyong Frank, ipinagpilitan pa rin ibiyahe ang barko sa pag-aakalang kakayanin nito kahit na malakas ang alon dahil malaki naman ito para lumutang sa dagat. Kahit malakas ang bagyo, patungo sana ito ng Cebu at galing pa ng Maynila. Lumubog ito malapit na sa tabing dagat ng San Fernando, Romblon. Nasa 437 din ang namatay sa sakunang ito. Ayon sa mga nakasaksi na mga naninirahan sa lugar na ito, tila ang triangulo na ito ay may dalang kababalaghan. Ikaw ba ay naniniwala na ito ay mga aksidente o kalamidad sa dagat? Marami pa rin talagang katanungan ang naglalaro sa mga isip natin na tanging Diyos na may likha lang ang makakasagot.